So, hello. Mic test. Welcome na naman po sa panibagong vlog. Araw. Kaya atin na pong napalabas ang ating bagong motor. Ito isang Honda Beat Fi. Hindi po ito yung pinaka-latest na version ng Honda Beat kasi sa pagkakalam ko, hindi pa yata lumalabas yung bagong version ng Honda Beat. Ano pa rin to? Version 2 pa rin to ng Honda Beat. So, yan, bago lang po ito. Mahigit isang buwan pa lang at ngayon ko lang napalabas kasi nga wala pa po siyang rehistro. Ngayon pa po nakompleto yung kanyang papeles para tayo ay makapaglakbay na kung saan dakuman ng Pilipinas. Itong dako agad, no? Pabaw mo na sa working place mo na. Yan, so pwede na siyang i-travel na kahit saan. At yun nga, malaking bagay itong motor sa akin ngayon kasi nga malayo yung trabaho ko. Sobrang kailangan ko ito kasi mahirap mag-commute. Dahil na sa pandemyang ito, panahon natin ngayon, hirap mag-commute kaya kailangan ko muna ng motor. At yun nga, may motor na tayo sa wakas. Motor na ito ay isa sa pinaka significant na purchase ng buhay ko. Kasi alam ko na magagamit ko talaga siya. Importante talaga siya. Trabaho ko at sa pag travel dito sa Metro Manila, Rizal, Antipolo. Kaya nga hindi na tayo manghiram ng motor. Shout out po sa mga nagpapahiram ng motor sa akin dati. Si Brother Riniel at si Brother Rory. Salamat sa inyo mga bro. Yung motor na ito ay under ano pa lang. Yo, lagpas 1 month na siya sa akin. Parang masasabi ko pa rin na under break-in period pa rin siya. Kasi hindi pa po siya lumalagpas ng 500 kilometers. Nasa 450 pa lang po yung tinatakbo niya. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa siya inaharurot. Hindi ko pa siya binubugbog. Hanggang 60 kilometers per hour pa rin yung takbo natin. Mapa-highway man o pa hindi highway. Ganun din, mabagal lang talaga ako magpatakbo. And so, isi-share ko sa inyo ngayon yung mga first impression ko sa motor na to. And so, magiging tulong to sa mga nagko-consider o kino-consider na bumili ng motor ngayong pandemya. Kasi kaya nga sinabi ko, napaka-importante yung transportation ngayon kasi nga mahirap mag-compute, walang jeep, may bus, pero punuan, mayroon sumakay. Yan, so alam ko maraming tao na nag-consider din na bumili ng motor. Kaya para dun sa mga taong yun, share ko sa inyo yung mga first impression ko sa motor na to para makatulong din sa inyo na mag-decide whether ito yung bibilhin nyo o iba. Yung unang bagay na napansin ko dito sa motor na to compared sa mga na-try kong motor, ang motor na to sobrang gaan. Positive siya para sa mga baguhan.
negative siya para sa mga season rider. Kasi yung ibang season rider kasi gusto yung mga big bike na mga, siyempre yung mga big bike may bigat yan, big nga eh, no? Pero sa mga baguhan okay ito. Kasi magbaguhan pa nga lang tayo, no? Gusto natin, ano, madaling dalhin. Yung bit na to, yung motor na to, madaling dalhin. Magaan lang to. Sobrang gaan, parang bike lang. Oo, seryoso, parang bike lang. Yun yung unang impression ko sa motorsiklong ito. Kasi yung mga natry kong motor, medyo bigat kasi yun, eh. Ito, sobrang gaan niya. Sobrang gan niya. Medyo unstable siya pag mabilis ka. So, yun yung isang bagay. Bakit? Pag mga season, pag season rider ka na, ayaw mo na ng mga magaan. Kasi pag season rider ka na kasi, gusto mo na, ano, mabilisan yung takbo, ganun-ganun. Pero kahit season rider ka na at gusto mo ng ano, mga pang city bike, pasok pa rin to yung motor na to. Kasi madali lang siyang maniobra kasi maliit lang siya, magaan. Tsaka yung turning radius na malaki kaya sa mga singitan hindi nagpapaulit yung Honda Beat. Isang bagay na maganda dito. Pero sa akin personally, hindi ko masyadong bet yung weight niya. Gusto ko yung medyo mabigat sana. Pero nga eh, dahil nasa atin itong motor na to, embrace na natin to. Wala akong pinagsisihan kasi mura lang yung motor na to. Kakalaga lang po ito ng 67,000 pesos. Mura lang compared sa ibang motor. It's a 110cc na motor, automatic. Familiar naman yata kayo sa Honda Beat, automatic. So, ano pa? Pwede kong share sa inyo yung mga first impression ko dito. Sa arangkada, okay lang. Bibigyan ka niya ng speed pa unti-unti. Hindi yung as in dire-diretso na speed. Kasi nga, 110cc lang siya kaya hindi siya ganun kalakasan. Pero kung pang yun nga pang city driving lang, sok na to, maganda to city driving. Pero pag malayuan at paakyat, medyo bitin, nakakakyat pa rin siya. Actually itong Antipolo kung saan ako nakatira, paakyat yung lugar, nakakakyat naman ako. Mapalo naman kahit papano ng 40 to 60 kilometers per hour yung takbo, okay na rin. Hindi ko naman kailangan ng masyadong malakas na motor eh. Kasi nga, isa din akong baguhan. At ganoon sa pangbagay, nagustuhan ko dito, na medyo shocking din para sa akin, sobrang tipid niya. Kasi yung motor na ano, inihiram ko kay Rory, 150 yun eh. Ano? Malayo yung ano, agwat, malayo yung pagkakaiba ng ano nila, fuel consumption. Mas matipid talaga to. Sobrang tipid nitong Honda Beat.
sa kaya isang ano to, maginom maganda at isang malaking bagay para sa mga ko-consider na bumili ng motor. Sa mga beginners. Sobrang tipid ng motor na to. Yung isang full tank ko, maabot lang, maabot pa ng ano, 1 week mahigit. Kasi nga, di rin naman kalayuan yung mga pinupuntahan ko. Cubao, Antipolo, Cubao, Antipolo lang, ganoon. At, medyo malayo din naman. So yun, hindi ko mabibigay sa inyo yung exacto na fuel consumption. Kasi hindi ko pa kinocompute. Pero isang bagay na sure ako, tipid to. So yan, yung sa pangbagay na napansin ko sa motor na to ay sobrang smooth niya. Napaka smooth niya patakbuhin. Napaka tahimik. Again, alam ko naman na hindi ito yung pinaka smooth, pero compared sa mga na-try ko ng mga scooter, napaka smooth niya ng Honda Beat. Tahimik lang siya. Yan, gusto ko yun. Yung pagiging smooth niya. At ganun din guys. Di ba nga yung motor na to maliit? Pero impressively po, kita niyo pa. Nakikita niyo po ba yung legroom? Napaka-generous ng legroom. Medyo matangkad po ako, 5'10 po ako. Pero yung legroom niya, generous, maluwag. Medyo nakaano pa ako niyan, nakaupo sa medyo tip ng upuan kasi may karga ko sa likod yung mga lalaban ko sa shop. Kahit nasa bandang tip ako ng upuan, may room pa rin ako, may room pa din yung leg ko. Nagagalaw siya ng maayos. Yan. Yan isang bagay na na-impress ako sa motor na to. Kahit maliit siya, generous yung legroom niya. Okay to. So yan po, before po natin tatapusin yung vlog na ito, shoutout muna tayo. Shoutout kay Chuck Saplad. Shoutout po kay Margaret Negro. Shoutout rin po kay Vanessa Medado. Ganun din kay Kyle Dominic Tuva. Shoutout po kay Sean Kelly Barcelon. Shoutout po kay Eugenia Ventura. Kay Anthony Valmonte. Kay Shalimay Veralde. Kay Richard Morris, shout out. Meron din kay Jaire na Luis. Shout out sa inyo mga bay. And then magsha-shout out din po tayo
sa mga taga Mindanao kong makakilala. Shoutout kay Jenelyn Tabiliran, nakaka-uwi nga, kaka-uwi lang, galing France. Galing France. Bonjour po sa inyo, bonjour. And then, shoutout kay Gia Markens from CDO. Ganun din sa kanyang kapatid na si Janrel or Junrel. Hanggang ngayon, hindi ko pa matama yan kung Janrel ba o Junrel. Rosalios, shoutout po sa inyo. And then kay Marvin Absidi. Shoutout kay Darwin Tabiliran at kay Dennis Tabiliran. And then kay Liu Limuel Pangka. Yeah. Shoutout sa inyo. So yun po, hanggang dito na lang po yung vlog natin. Maraming salamat sa pananood. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pwede nyo i-subscribe kung gusto nyo lang, kung gusto nyo lang naman. At kung gusto nyo rin, pwede nyo rin i-like tong video na ito. At meron din, i-hit yung notification bell button para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating mga videos. Yeah. So, sana po ay open na lahat yung mga probinsya, no, nang makapag-travel na tayo ng malayo-layo. Namiss ko na din mag-travel eh. Yan po, maraming salamat ulit at susunod ulit ng video. Salamat! Pahabol na shoutout, Arnel Dala. Pahabol na shoutout. Ha? Pahabol na shoutout. Ha? Shoutout ako kay DJ Barton dyan sa Cagayan de Oro at kay DJ DJ ano? DJ Jack? DJ ano ba? DJ Mark Barrios? Oh, DJ Mark Barrios.